Oh, meron na akit ng mga babae sa barko. Inaamin ko naman yan. Nung nasa Thailand kami, merong umakit na babae. Yo guys, what's up? So today ay magfi-film tayo ngayon. Walang gorilla pa dito. Shut your fucking mouth! Walang akong paglalagyan ng camera. So what's up mga kamote? So today, ngayong araw ay gagawa naman tayo ng bagong video. Yung bagong video natin ay, parang ako pala ata nakakagawa nito eh. Maraming na rin yung gumagawa nito guys, kasi marami akong kakilala na gumawa nito, paulit-ulit. Kagabi po, nag-post ako sa Instagram ko ng what are your assumptions about seafarers? Marami na rin yung sumagot. Since ito ay kumakalat or nag-viral na rin sa YouTube industry yung mga assumptions about blah blah. So, sinubukan kong i-try na... Sinubukan kong i-try na mag-vlog or gumawa ng nitong content. Pero lalagyan ko siya ng konting twist ano. Gagawin ko ay assumptions sa mga tao about seafarers, life or sa job namin. Job namin, konyong puto. So, magbabasa tayo ngayon. Yun nun yung gagawin natin. Wala tayong masyadong gagawin. Kahit maraming mga taong nagtitinginan sa akin dito, pero okay lang din. So, number one, to be a captain someday, idol. Opo, lahat naman ng seaman, pinapangarap yung captain na yan, pero yung pagiging captain po ay isang napakalaking bagay o napakalaking responsibilidad na maituturing kung nasa barko ka. Kasi kapag ikaw isang kapitan na rin sa barko, yung tingin ng tao is... Alam niyo yun? Basta yun. Mataas yung estado ng buhay. Feeling ko masipag si Z. Opo, sa barko masipag kasi no choice ako eh. Kasi kapag magtatamad-tamad ako dun, yari ako sa mga senior ko at saka mga official ko, lalo kay kapitan. Kapag ikaw ay nagtatamad-tamadan dun, pwede ka tol mapauwi tol, pwede ka. Takot sa malaking alon. Alam naman natin sa pagiging sima na, alam nyo, yung alon ay kambal na namin sa trabaho, kaya hindi na kami natatakot. Ihabang putik eh. Nakasanayan na rin siguro namin yung alon, pero marami din naman yung natatakot. Oo, tawag dito. Marami rin namang, sa mga baguhan, marami yung mga nahihilo. Ako lang, hindi ako takot sa alon. Kasi hindi ko naman minamind yung alon eh. Mas binibigyan ko ng importansya o priority yung trabaho. Ito yung sunod, easy going parang lahat friends mo sa barko eh. May nakaaway ka na ba? O diba, assumptions pero may tanong eh. Pero sige, papayagan ko kayo. Simulan natin sa easy going. Yes, pwede, posible, easy going sa barko. Pero dapat malaman na rin natin yung ating mga priorities. Sinasabi niya dito, parang lahat friends ko sa barko. Nakikita niyo yun sa iba sa vlog ko, diba? Sa mga vlog ko nakikita niyo na parang saya namin. Parang, shit, wala nang... libutan, tol. Pero, oh, friends ko naman lahat sa barko. Pero hindi lahat close ko. Mayaman. Tubig, nasan yung tubig? Pero palagi naman hindi gumagana yung utak. Yun, mayaman. Siguro nakasanayan na rin yung tao. Realidad na rin yung tao, no, na kapag sinabing seaman, mayaman, maraming pera. Pero sa totoo lang, hindi kami ganun kayaman. May pera lang yung seaman. Kasi, in seaman's world, no doubt, wala talagang problema yung pera kapag nasa barko ka. Yung problema lang ay kapag ikaw ay bumaba na dito sa lupa at mag-training ka, yung pera na inipon mo ng ilang buwan, 100,000 man yan o 500,000. Nako tol, sinasabi ko tol, 2 months lang yan, sa training pa lang, kaltas sa yung 300,000 sa utang, sa bahay, sa lahat, sa kamag-anak. Ito ba, big time. Hindi nga kami big time kami sa training. Ito pa, mayaman, haha. Kung mayaman kami, magsisiman pa ba kami? Ito, sunod is, sabi niya dito, seems like you can easily get, di talaga ako bagay mag-English, ano? Ito, seems like you can easily get your fellow seafarers be at ease with your attitude or pakikisama. Opo, kinakailangan kasi, required kasi sa barko, dapat maging ano tayo, yung ano tawag dito, di naman required, dapat lang naman kasi sa barko, ay marunong kang makisama.
At dapat happy go lucky ka lang, huwag kang sisimangot-simangot dyan kasi kayo-kayo lang yung magkikita doon sa buong kontrata, sa 9 months sa kontrata nyo, kayo-kayo rin yung, basta kayo-kayo rin magkikita araw-araw, kayo lang magsasawa sa pagmumukha nyo. So dapat marunong ka makisama. Tough enough para sa challenges na haharapin sa barko. May tama ka! Good luck, dude. Thank you. Opo, kailangan talaga maging tough tayo sa barko, sa mga challenges. Kasi alam naman natin, yung buhay natin sa barko ay walang kasiguraduhan, no? Kasi yung iba nagsisima na yan kasi wala na silang choice, maraming binabayaran. Pero yung iba siguro na ano, yung iba, pangarap talaga nila maging seaman or maging captain someday. Hindi, totoo. Kapag ano siguro, kapag meron na akong ano, stable na yung buhay ko dito sa lupa, bakit pa kailangan mo barko, tol? Wala kang mag-anak pag alis, madami na pagbalik. Wow. Kung sino man to nagpadala, wow. Alam niyo, ito talaga yung realidad, no? Kapag walang-wala ka, wala kang... Sabihin na natin, wala kang masyadong kaibigan, wala kang masyadong kamag-anak. Yung meron ka lang is yung, alam niyo yun, yung sarili mo. Yun nga, yung dito sa ano na, sa assumption niya is, wala daw kamag-anak. Kapag nakauwi ka na, maraming kamag-anak. Siyempre, lahat sila pipila sa bahay nyo, parang may relief goods lahat, tsaka may charity, ano, hoy! Pero, kasi, ikaw naman, mabait, nahihiya. Marupo. Kasi yung iba dyan, may ambag din kahit papano nung nag-aaral ka pa. Siyempre, magbibigay ka rin naman. Pero, mita lang natin, guys, na magbigay. Ah, may naakyat na girl sa barko. Kung sabihin kong, oo. Oh, meron na akyat na mga babae sa barko. Inaamin ko naman yan. Nung nasa Thailand kami, merong umakyat na babae. Umakyat na babae. Pero, meron siyang bara dito, guys. May bars. Ibig sabihin, professional. Meron siyang ditong bara. At nung tiningnan ko yung ID niya sa logbook, siya pala ay isang... Yun, nagtatrabaho sa immigration. Siya yung isang officer. Pero Thailander siya. Thai? Ano ba tawag sa mga taga-Thailand? May umakyat na babae sa barko kapag ito ay isang officer, surveyor, or piloto, or ano man dyan, basta related sa barko. Hindi sa kung ano-ano. Malungkot sila sa barko. Naman, siyempre malungkot kaming mga seaman sa barko kasi malayo kami sa pamilya ko. Yung iba nga dyan, mga tatay, especially sa mga tatay, ano, iiwan nila yung anak nila sa lupa, na baby pa, tapos pagbaba nila, lumalakad na. Halos hindi na nga sila makilala ng mga anak nila, diba? So, yun lang yung nakakalungkot minsan kasi mas malapit yung mga nanay kasi yung mga nanay nandyan palagi sa mga anak nila. Pero yung mga tatay wala kasi nasa barko nga, diba? Siguro nakakalungkot at malungkot din sa barko kasi wala. No choice. How's the life there at ship? Now that there's a lot of reports about missing Pinoy seafarers. Yeah, uno, napansin ko lang ha, nitong mga nakaraang buwan, parang isang straight na isang buwan ata merong mga aksidente sa barko, ano. Maraming nagwawala, merong mga nasusunog. Pero isa lang yung masasabi ko siguro, yun nga yung sinasabi ko, walang kasiguruhan yung buhay sa barko. Lahat pwedeng mangyari, maraming aksidente. Yung aksidente laging nanandyan sa barko. Hindi loyal! Hindi sa lahat ng bagay, seaman lang yung hindi loyal. Loyal naman kami. Kapag loyal din kayo sa amin. Seaman, luloko. Ito yung pinaka-cliche na maririnig ng mga seaman, no? Kapag sinasabi kasing seaman, kalakip niyan at kasunod niyan ay manluloko. Hindi naman lahat sa... Hindi naman kasi lahat ng mga seaman manluloko. Yung iba nga dyan, hindi seaman pero niluloko. So yun lang yung conclusion ko dyan, hindi kinakailangan maging seaman para manloko. Lahat naman kahit anong profession pa yan, eh. Big salary but risky. Tama ka po, ate. Kami po ay merong, yun nga sinasabi ko kanina, isa kami sa mga pinaka, hindi naman sa pagmamayabang ano, kami isa kami sa mga malaking sahod na mga nagtatrabaho. Una kasi wala kaming tax na binabayaran, ano. Wala kaming tax na binabayaran, tapos dollars yung sahod namin. Pero napaka-risky. Hardworking. Hardworking, which is totoo naman. Lahat naman ng seaman, lahat naman merong trabaho hardworking, ano. Kasi kung tamad ka, hindi ka naman magtatagal sa profession mo. The life is very sad but not poor.
May nakasama ka na bang kadeteng babae, kuya? As lang. O, yung mga assumption naging as na rin, ano? Assumption yung tinanong ko, pero may kasunod na tanong. Pero sasagutin ko na lang to. Wala pa ako nakasamang kadeteng babae. Pero merong mga kadeteng mga babae. Una, akala ko hindi mahirap maging seaman kung hindi ko napanood yung mga vlog mo. Hindi ko malalaman ang paghihirap nyo sa barko. Salamat naman, guys. At wala. Tumatanag yung chan ko. Salamat naman guys at nakita nyo naman yung paghihirap naming mga seaman. Hindi lang kami lahat papogi. Hindi lang kami lahat. Thank you naman sa lahat ng mga nakakaintindi ng trabaho namin. They are one of the most responsible people I know on time, commits, and promises. Tol, tama ka tol! Ito yung pinakapaborito kong assumption sa lahat. Oo, kami yung pinakaresponsable sa barko kasi kapag hindi namin gagawin yun, kami yung madadali. Kami yung mawawala ng trabaho kapag hindi kami responsable, hindi kami on time, at hindi kami committed. Mahilig sa dagat. Ay, eto. Ayos to, ah. Tanong to, eh. Pero sige, sagutin ko. Napaka-interesting kasi. Is buying a prostitute is necessity? Ewan ko, tanongin nyo sila. Marami din po ba kayong nakikitang sharks? Curious lang po talaga ako. Mahirap ang trabaho sa barko. Ramdam ko kayo. At sana hindi kayo babaero. Hindi po kami babaero. Barko is life. Kasi, yes, barko is life. Kasi kapag walang barko, wala tayong ipang tutustos sa ating daily life. Boom! Guwapo ba sila? Well, hindi ko naman sinasabi na... Hindi ko naman sinasabi na hindi kami... Iba siguro guwapo naman. Masarap daw mga seaman, kuya. Masarap! Loyal, syempre. Tama ka dyan, loyal kami. Madaming babae. Kami na yung maraming babae. Kami na lang lahat. Kami na lang. Lahat na lang. Marami kaming babae kasi marami kaming ano... Meron kaming nanay na babae. Siyempre meron yung tatay ba na babae. Meron kaming nanay, meron kaming kapatid na babae, meron kaming girlfriend, meron silang asawa na babae, di ba? So, maraming babae sa buhay namin. So, yun ang muna yung... Diyan na muna magtatapos yung video natin sa ganitong content. And magkita-kita na lang tayo sa susunod kong video na i-upload. Ewan ko kung kailan ito ma-i-upload. Ngayon ay January 25. Ewan ko kung kailan ito ma-upload. At ito pa sa giveaway ko nga pala, nakalimutan ko na. Shit. Ang bobo ko ano? Baguhin na lang natin kung paano ito ibibigay sa inyo. Siguro ano na lang, mag-comment na lang kayo or i-share tong video na to kung sa tingin yung okay. Subscribe. Pero hindi ko naman sinasabi na mag-subscribe kayo, pero baka lang naman. Yun. At tawag dito. Basta yun lang. Yun ang gagawin nyo, hashtag ZFairTV. Lahat na may mga hashtag ZFairTV sa comment box ay dyan ako magbabase. So thank you for watching and I hope na nag-enjoy kayo sa ating assumptions about seafarers. Kasi gusto ko maiba ako eh. Thank you and peace out.